Hello guys, I'm back and this is my update with my skin. So this is just a short update kasi it has been more than a month since I last posted a vlog regarding my skin update. So last May 23 ay yung last checkup ko with my dermatologist and I stopped taking isotretinoin. So that is my last dose of isotretinoin, which is 10 milligrams. So now, it has been more than a month now, hindi na ako nag-take ng isotretinoin. And, ito na siya. So, the reason why I've taken this video na ganito, and I purposely did not wash my face for you to see my natural oils on my skin. So, ito na siya on sunlight. So, yung normal sunlight. So, ito na yung skin ko. Ayan yung normal skin hyperpigmentations ko. So, I was saying from my previous video that I still have hyperpigmentations on my skin. So, ayan. I do sometimes get small zits on my face, pero it's really small. As in, sobrang late na lang. And, yun, mabilis siyang mawala. And I just want to share you my current skin products that I'm using na safe na safe sa skin and it won't it doesn't have any harsh things na makaka-apekto sa skin niyo. So right still until now I'm using this. Please excuse my background. So ito lang yung time na makakapag shoot ako ng short vlog. So ito gamit ko yung Cetaphil, and yung partner niya na-wash, so hindi ko siya on-hand ngayon, pero I'll cut this video for you, for me to show you kung ano yung pang-wash ko ng face ko. So, ito nga yung moisturizer ko. This is what I'm using as a moisturizer every Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday. So, what I use MWF as prescribed for my as prescribed by my dermatologist. So ito pa din I'm using Differin. So ewan ko sa video baliktad but I'm using Differin. Yeah, so I'm using this MWF. So ayun siya, MWF ko lang siya Monday, Wednesday and Friday, I'm using it like that way. And for sa mga nagtatanong kung paano ko ginagamit yung moisturizer ko, ayun lang yung schedule ko. I don't use it with my Differin kasi yun yung prescribe ng dermatologist ko. So sa face wash naman, so ito yung ginagamit ko when I'm using Differin. So, ayan. Ito yung ginagamit ko before using Differin. Ito yung facial wash na ginagamit ko. And, the day after I use Differin at night, of course, yung sumunod na araw, kapag uhugasan ko na yung face ko, ito naman ginagamit ko. Cleanse it. Ito yung unang prescribe sa akin nung dermatologist na unang pinagtanungan ko or doon ako nag-consult. So, ito yung recommend niya sa akin. And this is a salicylic face wash, 1.5%. So, it's really good. Nahiyang ako dito. But then, ayun nga, gumagamit ako ng Differin. So, may napanood akong video from Dr. Dray. Lalagay ko na lang yung link down below. And ayun yung ang sabi niya doon, hindi pwedeng gumamit ng salicylic facial wash before putting on Differin. So, Differin or Adapalin. So, hindi siya pwedeng gamitin before putting on Adapalin. So, I had a solution for that kasi gentle facial wash naman si Cetaphil. So, ito yung ginagamit ko bago gumamit ng Differin. And after using Differin, I'm using Cleanse It. So, ayun. And next naman, ito, tuloy-tuloy pa rin ako mag-Althea as prescribed by my dermatologist until I think August. So, that will be my last dose of Althea. So, ayun. Let's see kung magkaka-pimples pa ako after ng August. But, ayun, matagal lang akong tumigil sa isotretinoin. Last May 23, I think yung last dose ko. Let me check. So,
And I always do write my ano, my intake. So yeah, May 23 is my last dose of isotretinoin. So I stopped my 10 milligrams isotretinoin. Tapos ayun na, tuloy-tuloy pa rin naman dito sa Althea. Tapos ayun lang yung update ko, guys. Ito yung skin condition ko, and for me, I'm contented. Kung magkaroon man ako ng zit, ayan, andiyan naman si Adapalene to help me with that. Yes. And may nagtanong, guys, from the comment section kung pwede pa rin ba mag-coffee. So, wala naman sinabing restrictions yung dermatologist ko na bawal kainin or bawal inumin. But as per my observation, ayun nga, nagkakape pa rin naman ako, pero I have lessened my sugar intake. So, hindi na ako masyadong kumakain ng mga chocolates. Nag-intake na lang ako ng siguro 2 to 3 cups of coffee if I needed them. Sorry, please excuse the noise kasi pag umaga talaga maingay, mga kapitbahay. So, ayan. For the food intake, for me, based on my observation, if I had a high dose of intake ng sugar, nagkakaroon ako ng maliliit na zits. But my dermatologist told me na normal naman na magkaroon ng maliliit na zits. And normal lang siya while using Differin. So si Differin, maganda talaga siya kasi ang bilis mawala ng pimples. Lumiliit siya kagad. So, based dun sa napanood ko from Dr. Gray, so Dr. Gray is a YouTuber din. So she's sharing kung paano gumamit ng mga products. So ayun. Bukod pa sa dermatologist ko, nanonood din ako ng mga ganong videos para maging informed ako and educated kung paano gumamit ng ibang products. So, I would, I would know about it. The mga products na iba on the drugstores, yan, yung mga binibenta sa drugstores, kung ano yung mga dapat iwasan. So, I recommend you to watch Dr. Graydon. So, lagay ko na lang yung link down below and ayun. Ayun na nga. Yung Differin, hindi siya ina-apply na parang topical gel lang kung saan yung spot doon lang. Hindi. Whole face siya. Basta yung eye area nyo, ito, basta pag yung shade area nyo or eye area nyo, you should, ang tawag dito? Yun yung mga iiwasan yung malagyan nung, ano, nung, ang tawag dito? Ng Differin. So, I recommend you to, ano nga, ayun, as per Dr. Gray, yan, naglalagay siya ng ano, protectant. So, I use petroleum jelly for my lips. So, bawal din malagyan yung gilid ng lips. So, naglalagay ako ng petroleum jelly for me to protect my lip part and yung sides ng eye area ko. So, nilalagay ako ng konti dito and here sa mga crevices ko. So, here, yan. Lagyan ko siya ng petroleum jelly para maprotektahan yung mga parts na hindi pwedeng malagyan ng Differin. So, ayun, as usual, dry pa rin naman yung lips ko. Hindi ko alam kung bakit, pero naglalagay pa rin naman ako ng petroleum jelly. So, ayun lang yung daily routine ko. And, do not forget to put on your best sunscreen sa face. Yan, I do that every time na lumalabas ako ng bahay. Hindi ko ka nakalimutan maglagay nun kasi it's very important na, ano, very important na maglagay ng sunscreen kasi yun, it would prevent you from aging faster and hindi magiging dark yung skin mo kapag naglagay ka ng sunscreen. So, I'm still using kung ano yung dati kong ginagamit, yung Kojisan na sunscreen, 50 plus SPF, I think. Yeah, ganun. So, I will put all the products that I am still using until now. And update ko na lang kayo, guys. Siguro mga August. So, kung ano yung skin condition ko. But as of now, this is my skin condition. I still have small zits. Pero, sobrang konti lang. Mga 1 or 2. Tapos, nawawala agad after 2 days. So, ganun lang siya. Lalo na kapag magkakaroon ng menstruation. So, mga 1 to 2 pieces lang ng pimples. Ayun lang. So, ayan. This is my natural oily face in the morning. And normal lang siya. So, ayun pala, guys. Nakalimutan ko sabihin. So, yung Differin, diba, MWF ko siyang ginagamit. So, if there is a possibility, or if, yun, kapag nagbago yung, ano, like, yung pagtubo ng pimple, medyo nagkaroon ako ng mga zits na mas marami dun sa normal,
ayun, my dermatologist prescribed me to ano nga, bumalik ng consultation sa kanya for a consultation, for a follow-up check-up, if ever na ganun yung maging case. And hindi na siya magiging MWF na intake, so magiging everyday na siya na intake kapag ganun yung nangyari. So ayun lang, short info lang, nakalimutan ko sabihin dun sa video. At ito lang yung additional ko na, ayun nga yung sinabi sa akin ng dermatologist ko na I may be using this every day kapag ganun yung nangyari. So, as of now, normal naman, normal din yung oiliness, hindi ako sobrang oily. And, nakatulong din yung, ano, yung mga, yung moisturizer, yung Differin. So, I'm still having this MWF. So, if that's the case na, mas dumami yung pimple, yan, magiging araw-araw ko nang gamit yung Adapalene. So, ayun lang. Thank you. So, thank you guys for subscribing sa channel ko. Andito pa rin kayo and patuloy kayong sumusubaybay sa journey ng skin ko. So, this is me now and I do hope sa mga may acne dyan na kayo ay gumaling na and yung inflammation is mawala na sa inyo. So, thank you guys for watching and God bless you all.